Hi mga kaibigan, welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako po si Maru Pahati Sarnet. Ngayong gabi, kasama natin muli ang ating kaibigan, napakagaling po na psychiatrist, Dr. Rainier O'Malley. Hi Doc, magandang gabi sa Hello, iyo. Hello Maru, good evening. Good evening sa iyo to our listeners. Good evening. Yeah, busy si Doc pero pinagbigyan niya tayo ngayon dahil ang pag-uusapan natin at hindi niya nakalimutan, memory problem. Oo. Yung nga, marami ang nagiging makakalimutin eh. Lalo na ngayon na kung kailan nasa bahay lang sila, nakakalimutan na nakasindi pa yung gas, hindi naman pala sila nagluluto. O kaya nakakalimutan yung kanilang mga susi, hindi nila malaman kung nasaan, ganyan. Ano ba ang dahilan ng pagiging makakalimutin, Dok? Maraming dahilan yun, Maru, no? Pero sa akin ha, sa mga na-encounter ko, no? Ang isang number one cause ng poor memory is depression. Ah, talaga? Oh, common na common yan. Paano yan? Pag ikaw ay nag-evaluate ng tao no, on depression, mga symptoms ng depression, palagi ko isinasama yan, tatlo yan eh, na ang tawag yan Maru, neurocognitive function. Okay. Ha? Neurocognitive function. Mm-hmm. Ano yon? No, one, memory. Isinasama mo kayo na, no? Poor memory. Oo. Number two, poor concentration, hindi makafocus. Mm-hmm. And number three, poor cognition. Oo. Hindi ganong makaintindi. Okay. Mm-hmm. Yan, no? Eh, bakit namin palaging tinatanong yan? Because, Maru, pag ang taong may depression at nagsimula na magkaroon ng manifestasyon sa mga neurocognitive function, yung mental retardation, unti-unti na nagsiset in yan. Mm-hmm. Kaya yung depression na pag tumagal yan ng 3 to 5 years na hindi nagagamot, kadalasan no, o karamihan ng mga pasyente, nagsisimula ng maging retarded. Hmm. Ibig sabihin sa retarded, yung kanila kaisipan ay parang umuurong. Ihinaan. Oo, pauurong ka na noon. Oo. Ilang beses ko na encounter yan, no? Oo. Kunyari, yung isang pasyente ko, no, graduate ng banking and finance. Mm-mm. Ha? 24 years old, no? 24 unfortunately, na? 24. Unfortunately, oo, mga 6 or 7 years na siyang may depression pala. Oo. Okay. Alam mo, hindi by the time Hindi yan recognized. By the time na mahawahan ko siya, Maru, ang kanya, nung pina-examine ko na, no? Mm-hmm. Ang kanyang educational capacity, elementary. Grabe! Mm-hmm. Ganun siya nag-regress. Tapos tayo, di ba, ang pagtanong natin, kunyari, tatanungin natin isang tao, ilan taong ka na? Sir, ano na ako, 20 years old. Paano mo nalaman? Eh, di yun po yung ano, kay birthday ko, through this, 20 years old, yun ako pinanganak. Yan po ang tawag namin, yung chronological age. Okay. But sa field namin, and even sa court, hindi chronological age ang importante sa edad ng tao. No? Itong hindi ka alam ng mga ibang tao. Meron po kami tinatawag na mental age. Mm-hmm. Ang nagko-compute niyan, mga psychologists. Meron yung test. Paano nila nakocompute yun? Psychologist na nakakaalam yan. Sinasabi lang nila sa amin, okay, Doc, ang mental age ay ganito. So, yung pasyente kong yon from 24 years old, ang naging mental age is 11. Talaga? Ano yung may test, Doc, para malaman na mental age? Test yun, Oo. Tsaka sa IQ, mga IQ testing, mga ganun yan, no? Oo. Eh, pag ganun kalaki na ang regression, ang hirap na ibalik yan, Maru. Mm-hmm. Na, mahirap mo nang ibalik yan sa dating functioning. Mm-hmm. See? Kaya wag nilang babaliwlayin yung mga nagiging makakalimutin. Yes, no? Yes. Oo. Isa pa sa mga cause ng pagiging makakalimutin, old age. Oo. Diba? Meron yung tinatawag na mga dementia. Mm-hmm. No? Ang pinaka-common yan is the Alzheimer's dementia. Mm-hmm. Second is the vascular dementia. Siyempre, as we grow old, diba, yung mga blood vessels natin, parang naninigas. Sabi na, naninigas at lumiliit na. Yeah. So, ang blood supply sa utak mo, humihina. Mm-hmm. Siyempre, paghina ng blood supply sa utak mo, edi paghina ng function yan. So, again, apektuhan niya ang neurocognitive function mo. No? Ang isa rin is, yung isa po, ikaw may alta presyon. Mm-hmm. No, nakakaroon ng memory yan. Nakakapagpahina ng memory yan because again, yung blood supply sa utak mo humihina. Mm-hmm.
pag diabetes, di ba? Oh. Yes, yes, oo. Dahil nakakaano yan, nakakabara. Mental fog. Yeah. No? Nakakapagpaano yan, nakakapagpabagal ng pag-iisip. Kaya pas mga ano, stroke. Na marami kay maraming ano yan, maraming condition, no? That can cause poor memory sa tao. Kaya pag Na pag may poor memory ka, kailangan talaga ma-evaluate ka. Ano bang pinanggagalingan ng poor memory mo? Ba? So pag na-determine natin saan ang gagaling ang poor memory mo, edi magagamot natin. Mabibigyan natin kung ano yung tamang gamot para sa iyo. Oo, pero yung sabi mo, Doc, yung nagre-regress, katulad nung 24 years old na naging parang elementarya yung kanyang edad, na ibabalik mo ba doon sa original age? Ay, hindi na. Talaga, bakit? Ayun, tawag doon. Ah, hindi mo na siya maibabalik sa tinatag na pre-morbid level. Regression na yun eh. Regression na yun. So, ano na yan? Pabata na ng pabata yung kanyang pag-iisip? O hihinto na siya doon sa elementary level? Depende. Kung nagamot mo sa ganun level, ihinto yung further degradation. Pero kapag babayaan niya, ay tutuloy-tuloy yan. Baka maging profound na tinatag, profound na mentally retarded. Mm-hmm. Eh, alagay mo na yan, even yung dumi at ihi niya, hindi niya na makontrol. Super regress yan. Pati, pati magsalita yan, minsan parang bubulul-bulul na. Yeah. Nahihirapan na. Mm-hmm. Oh. Kaya pag kung may mga listeners tayo, no, nakakaramdam ka na yan, patignan mo na kagad yan bago pa maging huli ang lahat. Ano mga simptomas para makita mong, nagkakaroon na ng problema ang memorya nito o baka nagre-regress na ang kanyang memorya. Ano mga simptomas, Doc? Siyempre, number one, makakalimutin. Oo. Ha? Madalas yung makalimut, yung masasaya makainam, isa, naiwan niya nakabukas pala yung, ano, yung gas. Mm-mm. Which is delikado because it might cause fire. No? Nakalimutan niya nakabukas ang ilaw. Ibang papasok ka sa kwarto, minsan, ano nga ba yung gagawin ko? So, doon na magsisimula lang yan eh, no? Bandang huli, palaki ng palaki yung memory loss mo. Mm-mm. Bandang huli yan, hindi mo matandaan kung saan ka nag-aral. Wow! Talaga? Oo, pag tinamaan yung tinatang namin yung retrograde amnesia. Mm-hmm. No? Yung magkaroon ka ng anterograde amnesia, hindi pa gano'ng ano yan, hindi pa gano'ng cause for alarm. Ang anterograde maro, yung mga new experiences mo, hindi mo gano'ng matandaan. Yung mga recent. Oh, okay. Pero yung retrograde, yung hindi mo matandaan, saan ka nag-elementarya, nag-high school, ay hindi maganda yun. Mm-hmm. No, hindi na maganda. Bakit mo nakakalimutan yun? Pero bakit nga gano'n, no? Yung parang, kunyari, magre-reunion kayo, yung isa na alala niya na ginawa niyo nung elementarya, ganito, pero yung isa hindi na niya maalala. Hindi Paano, yung sa ganun mga usapan, no? Mas naging ano sa kanya yun eh, mas naging para mas malaki ang epekto sa kanya. Ah, okay. Ha? Depende sa epekto rin. Depende sa kanya. Especially kung siya yung victim ng sitwasyon na yun. Diba? Pero hindi naman pala ibig sabihin na dapat mag-alala ka na, ay, hindi ko matatandaan mo. Eh, ako hindi ko matandaan na naglaro tayo sa ganyan. Okay lang yan. Yung mga ganong memory loss, okay lang yan. Mm-hmm. No, yung mga events in your life na yung iba natandaan, ikaw hindi, okay lang yan. No? Ang nakakapag-alala, kung kunyari, kalahati ng buhay mo ang hindi mo matandaan, siguro. Ay, ibang usap. No? Oo, kaya nga. Yan sa psycho na, ito, hindi mo matandaan kung saan ka nag-aral. Mm-hmm. Ng high school, ng elementary, bakit ganun? Mm-hmm. No? You have to look at it in a general picture. Hindi lang yung bits and pieces. Yes. Maliban doon sa event na yan, pag hindi mo matandaan. Yung mga close friends mo sa high school, natatandaan mo ba? No? Sa elementary, baka hindi mo pa matandaan eh. Pero yung high school, college, medyo parang hindi na normal yun. Di po ba? Okay. Doc, kanina may sinabi ka na basta ang isang bagay, isang pangyayari ay very significant sa'yo, talagang natatandaan mo, hindi yan nawawala sa isipan mo. Hindi ba so? Especially kung traumatic. Yes, yan. Siguro, nabully ka, talagang tinandaan mo yun na itong taong ito ang bully sa akin. And ano yan? Oo. Hindi lang yan, ang yan bullying maruno. Mm-mm. Hindi naman yan significant kung minsan ka lang nagbully. Oo. Pero araw-araw nabubully ka. No? Or halos madalas kang nabubuli, tumatanim yun. Oo. Mm-hmm. Parang equivalent yan, Maru, tingnan mo ha. Kunyari kung tatanungin kita, no ha? Mm.
Saan ka nag-aral ng elementary? Sasagutin ko ba? Immaculate Conception. Sige, sige, sige. Kanyari, ano tayo? O ano tayo, MAC, ano ha? MAC evaluation. Tingnan mo ha. Sige, sige, para malaman natin kung anong mental age ko. Saan ka nag-elementary? Sa Immaculate Conception Academy of Manila. Ayan. Very good, very good. No? Ngayon, yung next tanong ko sa iyo. Ano ulam mo sa breakfast 4 days ago? Ay, di ko na, parang ano, mechado. Mechado yata. Sigurado, hindi. Sigurado ka, hindi. Di ba? Eh, yun ang tanong. Sandali, Maru. Eh, bakit yun nangyari ng decades ago na tatandaan mo? Mm-mm. Eh, bakit yung 4 days ago hindi mo matandaan? Di ba? Eh, basta kain lang kasi bakit? Ako ng kain. Hindi ko inaanitin. Ang ano doon, ang explanation doon, Maru, ha? Mas natatandaan natin ang sitwasyon kung nare-reinforced yung memory. Okay. Okay? Mm-mm. Isipin mo, ha? Kung nung elementary studies mo, ha? Every month, iba ng ibang school ang pinapasukan mo. Hindi mo matatandaan. Matatandaan. Hindi mo na matatandaan lahat yun, di ba? Precisely. Uh-uh. Eh kung yun eh, yung elementary na yun eh, 6 years mo pinapasukan. Mm-mm. Matatanda mo, yun ang sinasabing reinforced memory. Oo. At now, isa pa, eh palagi tinatanong sa iyo, pag kunyari nasa trabaho ka, di ba? O sa Facebook, di ba? Tinatanong siya saan ka gumraduate. Yan nga. Di ba? Eh kung sa tanong ko kayo na, kung saan ka, anong naging ulam mo 4 days ago? What? Ha, what? Kung ang ulam mo for the past 1 month, eh mechado. Oo, talaga maalala mo. Oo, maalala mo yun. Anong ulam mo nung 4 days ago? Mechado. 1 week ago, mechado. 2 weeks ago, mechado. Yun lang ang pagkain. 1 month ago, mechado. Because na-reinforce. Yes. Yun ang secret doon. Kaya na tinuturo ko sa mga ano ko, sa estudyante ko, no? Mm-mm. Gawa ka, imbis na mag-aral ka based on the books. Mm-mm. Habang binabasa mo sa libro yan, gawa ka ng sarili mong ito yung reviewer. Okay. Yeah. Okay? Mm-mm. So, ano yan, masisynthesize mo. And every day, you read that reviewer. Mm-hmm. So that you will reinforce the memory. Mm-hmm. Bakit? Ikaw ba, pa nagbasa ka ng medical book sa isang semester, kaya mong basahin ng 3 beses? Mm-hmm. Yeah. Hindi. Oo. See? Kaya mahirapan ka. Mm-hmm. So kaya yan, kung sinintesize mo and you read it every day, mas mag-i-stick sa mind mo yon. See? Mm-hmm. Yun ang ano doon, yun ang key. No, on how you can remember things. Reinforce it. Yeah? I-reinforce mo yung memory sa mind mo. Oo. Eh kung nagiging makakalimutin ka na, makakatulong ba kung maglalagay ka ng stick it notes o kaya ay... Precisely. Oo. O kaya sa telepono mo, nakalagay lahat ng mga dapat mong gawin. No. May diary ka. Kaya ako maru, pag nakita mo cellphone ko, ha? Yung calendar... Tsaka yung my notes, puno-puno yan. Hindi ko na, I cannot anymore rely on memory. Totoo. Marami na mga events o mga dapat mga mangyayari sa buhay ko na hindi na kaya ng memory ko. Pero bakit may mga bata? Ang bata-bata pa nila, nagiging makakalimutin na sila. Katulad ng hindi nila alam o hindi nila natatandaan, may assignment pala sila. Tapos hindi nila magagawa, hindi makakapagpasa. Makakapagpasa ng kanilang project. Ngayon, alam mo kung bakit? Maraming distraction. Mm-hmm. Ang dami ng distraction sa buhay ngayon. You know? Mismong kaso, mismo mga magulang na hang i-stress sa mga bata. Mga gadgets na imbis makafocus, yun muna ang uunahin. Tapos pababayaan lang ng mga magulang. No? Na puro gadget. Tapos sabihin nila, alam mo, Dok, hindi ko na maabot yun sa gadget. Mm-hmm. Eh, pinabayaan mo nung una eh. Oh, kasi ngayon sabi mo, hindi mo na kaya. Kaya nga. Diba? So, habang bata pa, no? Disiplinay na kahit nag-iiyak pa yan. Precisely. Yes. Mm-hmm. Diba? Oo, kahit na mag-iiyak yan, magta-tantrums yan. Oo, nung bata tayo, Dok, eh. Pagkagaling sa eskwelahan, gawa ka agad ng assignment. Precisely. Kasi kapag hindi ka gumawa ng assignment, hindi ka makakanood ng TV. Ako lang hindi makakalaro. Oo, hindi ka makakapaglaro. Kailangan assignment muna. Tapos muna ang assignment. Precisely. Oo. Eh ngayon, ano? Pinababayaan. Sige, penga ka muna, anak ka. Tapos yung anak bata mo, meron na mga tablet. Alam mo yung mag-FB. Wala na. Totoo. Na mahirap doon. Paano naman kung sinasadya mo makalimutan ng isang bagay? Pwede mo bang gawin yon? Pwede.
Mm-hmm. Pwede yun. Lalo ano? Na kung may traumatic na pangyayari din nga o katotohanan na nalaman mas ka. Hoy Maru, mas yes. Lalo pag malaki utang mo. Kinakalimutan mo na lang. Oh, ano nga ba yun? May utang ba ako sa iyo? Mga ganun mga ganun kwento, di ba? Sinasadya. No? Pero yan ha. Pag-usapan pero natin pwede nga matrain ang utak mo na makakalimutan mo nga tuloy. Alam mo bang, minsan hindi mo kaya i-train. Oo. No? Nakala ko kanina i-discuss sa atin trauma. Mm-hmm. But kahit na, no? Kahit na hindi trauma, ha? Alam, tanda mo merong sakit sa psychiatry na ang tinatawag ay dissociative amnesia. Mm-hmm. Mm-hmm. Ano yan, Dok? Kaya dissociative yan, parang yung pagkatao, parang out of body experience yes, yan. Yes, yes. Ha? Na? Kung yung nagkata, you were subjected to a very, very traumatic experience, halos life-threatening. Uh-oh. If you survive that, ang tendency ng brain mo, kalimutan yung stressful situation na yan. Oh, okay. Okay? Kalimutan. Mm-hmm. So, yun ang tinatang na dissociative amnesia. Kaya minsan yung mga sundalong survivor, no? Ng, yes. Ano, ng ambush. Mm-hmm. Importante if you want to get information, immediately na makuha nyo siya, tanungin nyo na kagad. Because after a while, limot niya na yan. Mm-hmm. Yung mga detalye niyan, in a few days, limot niya na yan. Mm-hmm. Huh? Hindi niya na lang matatandaan kung ano yung nangyari, kung sila ba yung nasa patrol, sila ay na-ambush, hindi niya na matatandaan yan. Mm-hmm. And that is dissociative amnesia. Mm-hmm. Sinasadya ba yun ng isang tao? Hindi. No. Hindi. Automatic yun. Oh, okay. Ako maroon, nagkaroon ako ng pasyente niya when I was a resident, no? Oo. Sa province pa namin nangyari. Kumukross siya ng river, nakasakay sa kabayo. Okay. Eh, medyo malaki yung river. Bigla nga po nagka-flash flood. Okay? Mm-mm. Pagtaas ng tubig, balibag yung kabayo. Mm-hmm. Inanod siya. Mm-hmm. No, halos magkalunod-lunod siya. Nakakatakot. Nakuha nila siya sa riverbank ng mga tao. Mm-hmm. Pero halos wala na siyang malay tao. Mm-hmm. O, pagising niya, wala siyang matandaan. Talaga. Ang masaklap, predisposed sa mental illness, no? Oh. At pagkagising niya, ay naging psychotic, nadala tuloy sa mental. Oh, no. Mm-hmm. Hindi na kinaya ng isipan niya. Yun hindi na kaya. Tsaka, paano may mga taong hindi la alam, predisposed pala sila sa mental illness. Naku, paano mo malalaman yun? Hindi. Predisposed ka. Talaga, minsan hindi mo malaman. Oo, hindi mo minsan malaman niya. Mas surprise ka na lang. Mas surprise ka na lang. Bakit ako naging ganun? Oo. No? Bigla yan. Although, to some people, meron naman may mga parang mini symptoms. Mm-hmm. Hindi ka na makatulog, no? Na parang wala hangganang kumain. Mm-hmm. Minsan palita-lita, parang minsan may mga nai-imagine ka, na parang may kumakausap sa ima, ganun. Mm-hmm. Okay? Pero hindi pa yung malalakas sa boses na talagang magugulat ka, no? Tapos sasagot ka na. May mga ganyan pasyente kami, nakikipagtalo eh, sa mga narinig nila eh. Pero wala naman ka nakikita sa usap niya. Wala ka nakikita. Oh. Kaya hindi mo nakikita mo minsan sa mga tao, yung mga tao, minsan mga taong grasa or mga taong matatanda na sa karsa, di ba? Parang bubulong-bulong. Oo, at may, ano, parang kaaway. Oo, yun yun, may mga narinig yun. Oh no, yes. Oh, may mga auditory hallucinations sila. Mm-hmm. Mm. Okay. Tapos yung ano, yung memory. If in case yung traumatic experience, hindi niya nakalimutan. Pwede rin yun eh. Okay? Paano po, Dok, kung di naman niya nakalimutan at tatandaan niya pa, ano mangyayari? Ah, magkakaroon niya ng tinatawag na acute traumatic stress disorder or acute stress disorder. Na? Ano na pag yan, acute stress disorder ay tumagal ng more than 1 month, ha? Magiging PTSD na yan. Yung post-traumatic? Traumatic stress disorder. Mm-hmm. Yun na yun. Ito yung parang akala nila palaging merong sasabog dahil ang kanyang trauma ay tungkol sa isang pagsabog. Yes. Mm-hmm. Nagkaroon ako ng pasyenteng ganyan. Yeah. Ano siya, survivor ng death march. Matandaan siya. Yes. Mm-hmm. Before the war, mechanical engineer siya. Okay. No? And he survived the death march and he survived the war noong World War II. So after the war, na-employ siya as ano, mechanical engineer sa isang company. Mm-mm. Sa isang factory. Alam bang pag-on ng mga generator?
Ano, mga machines, yun, umugong. Alam mo, ginawa niya. Tumalon, dumapa sa flooring. Oh. Bakit? Ba't po kayo? Akala niya, meron. Akala ko po yung mga zero fighter na hapon. Hindi, yung zero fighter na hapon, yes. Dadaib, agawulig ang bomba. Yes, oo. See? At sabi nila, ang hirap kasama ng ganyan, ano? Yeah. Dahil baka mamaya makaisip sila, nalalaban sila, dahil akala nila yung kaaway, eh, yung katabi nila nando sa kama. Nando pa rin. Oh, yes, 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 yes. Mm-hmm. Tsaka yan, ang PTSD, no? Mm-hmm. Siksik ng siksik sa utak nila yung traumatic experience. Paulit-ulit yan. Parang yan, feedback ng feedback sa utak nila. Mm-hmm. Hanggang yan, napapaginipan nila. Okay. Yung mga hired killers ba, Doc? Meron ba silang ganyan na nagre-replay na nagre-replay sa isipan nila yung mga tao ang pinapatay nila? At bakit parang baliwala na sa kanila ang pumatay eventually? Hindi ba ano yan, tatanim sa memorya nila yun? Di ba may kasabihan na tayo? Ang kaugali ang mali. Pag palagi mong ginagawa, ito ay nagiging tama. Oh. So, tsaka normal yan sa tao, no? Kung ako, alam kong gumagawa ako ng kalokohan. Why would I feel guilty? Diba? Then I will not enjoy. Then I will not enjoy it. So I might as well give reason to what I'm doing. Okay to. May kita naman ako dito. Hmm. Trabaho lang ito. Walang yari yung pinapatay kong yan. Ganun lang binibigyan ng dahilan. Mm-hmm. Hindi natin tingnan ko yung action nila, masama. Mm-hmm. See? Parang politikong ano, parang politikong kurap. Yeah. Di ba? Ganun lang naman yan eh. Ba't hindi mawala-wala? Because they give meaning. They give reason to their corruption. Mm-hmm. Di ba? Masarap eh. Kumikita ako ng pera dito. Alam ko pakialam sa inyo. Yeah. Mm-hmm. See? Halagi yan. We always try to rationalize. At dahil so that doon, nagiging tama nga yung mali para sa sarili mo. Kaya tuloy-tuloy mo pa rin ginagawa. Hindi ba? Ano yung kaibahan ng konsensya? Wala bang kurot ang konsensya? Wala ba yung effect sa memory? Wala. Those people, no, yung madaling ma-involve sa ganyan. Mm-mm. Ang ano yan, ang sinasabi natin moral fiber niyan mahina. Mm. Mahina ang moral fiber nila. At ano yan eh, isang apply ko ina-emphasize maro, no. Minsan hindi tayo aware that there is a very very strong force that affects our judgment. Mm-mm. Ano po yun, Doc? Yan ang tinatawag na pleasure principle. Because it's masarap. Masarap. It's happy for you. Yes. Kahit yan nakakasakit ako. Ka na. Yeah. Oo. At kahit nakakasakit yan sa sarili mo. Mm-hmm. Tanda mo, Maru, ha? More often than not, tayo mismo rin. Mm-hmm. Naapektuhan yan. In what way? Sa mga estudyante ko. Sabi ko, in what way naapektuhan kayo niyan? O, alam niyo naman na mag-i-exam. Imbasa mag-aaral kayo, maglalaro pa kayo ng computer. Oo. Mag-i-FPFP pa kayo. Mag-computer games pa kayo kung ano-ano mga paggagawin nyo. Mm-hmm. Alam mo nang overweight ka. Obese ka na. Kain ka pa rin. Ice cream ka pa ng ice cream. Oo. Alam mo namang ikaw ay may alta presyon. Mm-hmm. Kain ka pa rin ng kain na maalat, na mataba. Masarap eh. Diba? Mm. Yung mga adik, alam nilang masama yung ginagawa na, yung mga naninigarilyo. O alam na magkakasarit sa baga, masarap eh. So hirap na hirap tayong i-control yan. And speaking of that, yung mga addict, mga gumagamit na ipinagbabawal na gamot, naapektuhan din, di ba? Yung memory nila. Yeah. Oo. Bandang huli, makita mo yung ano niya, yung tag dito, yung parang kanyang, yung hiya, nawawala yan. Nawala sila. Na yung mga hiya-hiya sa buhay, wala yan. At nakakalimutan na nga nila na pamilya pala nila, ininanakawan na nila, o sinasaktan nila, di ba? Diba? Mm-hmm. Kaya nga, sukdulang magnakaw yan, manghold up yan, mandukot yan, lahat gagawin nila masunod ng bisyo because of pleasure principle. Oh, okay. Ito paano naman yung parang pinipili pa niyang masaktan, no? Katulad ng si Mrs. Alam na niya na may iba si Mister, no? Sir. Pagkatapos, parang inaalaw lang niya, pinababayaan lang niya at parang alam na nga niya masasaktan siya, susundan pa niya o kaya babasahin pa niya yung mga text messages. Ano naman tawag doon, Doc? Yan, alam mo kaya ano yun? Oo. Messianic complex. Mm-hmm. Ang tawag doon, Messiah.
No, hindi Mesayad ah. pero malapit na. Malapit na yun. Malapit sa Mesayad. Oo. Oh, kaya nga. Mesayanic. Mesayanic complex. Ano ibig sabihin doon yan? Ano ibig sabihin, Doc? Ang nasa isip ng mga yan, ha? Hmm. Sa pagmamahal ko, mapagbabago ko siya. Mm-hmm. Ha? Common na common yan, Maru. Kahit sa mga battered wife. Yes. Oh. Bugbog sarado na yan, hindi niyan hihiwala yan. Mm-hmm. I have yet to see one patient, Maru, na sa isang gulpi ng asawa, humiwalay. Umalis. Wala. Wala yan. Oh. Sangkat hanggang bandang huli, before she realized na hindi niya pala kaya pagbaguhin, lumpo na. Totoo. Bugbog sarado na yung babae. Merong lumapit sa atin na ganyan. Kaya lang siya na nagising sa katotohanan. Nagkaroon siya ng 7 stitches sa ulo niya. Kasi hinampas siya ng lamp nung kanyang asawa. Mm-hmm. So, walang trabaho pa, yung asawa. Wala, yun na. Siya pa nagkatrabaho. May mga ganyan. Tama ba isip ng mga ganon? Yes, diba? Pero yun na nga, yung pagkunyari parang kusa mong kinakalimutan na meron siyang ibang ginagawa o meron siyang iba. Kasi hindi ka nasasaktan hanggat hindi mo nakikita yung katotohanan. Yung bang pagsasadya mo na ibaon sa limot yung kung ano yung katotohanan tungkol sa inyong relasyon. Eh, yan ba ay problema rin sa memorya o hindi. Mental health problem ka na? Mental health problem na yun. Oh, so, paano yung mga yan ha, minsan? No? Especially if you are deep in the relationship. Mm-mm. And the husband is the breadwinner. Mm-mm. Hirap na hirap silang kumawala dyan dahil ano ang mangyayari sa buhay namin, Doc? Yes. Pag hindi na nag-supply ano, financially. Mm-hmm. Kaya ano eh, hindi mo basa rin silang kagad masisi. Diba? Pag tinanong ka ng ganun, oh, saan ko kukuha ni Doc yung ikabubuhay namin? Mm-hmm. Ano sasagot mo? Di po ba? Mm-hmm. Oh. Kaya sometimes yan, pag mga ganyan, refer to, ano, nirefer na namin sa DSWD. Mm-hmm. Because they have the resources eh, to support this kind of people. Paano when they say na, wala naman kasi ako nararamdaman pain eh, okay lang ako, as long as nandito lang siya sa tabi namin at umuwi pa rin siya, minsan-minsan mm-hmm. lang siyang pumupunta ron. So, yeah. Now, mm-mm. if that is their statements, no? Who are we to contradict it? Yeah. Diba? Eh, kung masaya ka dyan, eh di ituloy mo. Oh. Hindi kami ang magbibigay. Pleasure principle din ba yun? Yes. Eh, pleasurable sa kanya yun eh. Ang tawag namin dyan, SM relationship. SM Schumart? Hindi. Ano yung SM? Sadomasochist relationship. Okay. Oo. Mhm. Gusto mo sumasaktan yun, ka. Yung baba, yung isang partner gusto na sasaktan at yung isang partner gusto na nanakit. Totoo siya doon. Kahit hindi bakit physical ka? Ah. Oo. Emotional. Yeah, psychological 'yan, oh. Mhm. Kaya minsan titingnan mo 'yan, ah. Bakit nagagawa 'tong na lalaki 'yan? Bakit nagagawa niyang saktan yung mahal niya sa buhay, yung asawa niya? Yeah. I-trace mo buhay 'yan. Alam mo kung bakit, Maru? Mhm. Eh, yung nanay ko ginanyan din ng tatay ko, eh. See? Okay, yung tatay so at the back of his mind. Oh, sa nanay niya. So at the yan ang psychodynamics niya, no? Mm-hmm. Kaya mo na ginagawa 'yan, iginaganti mo nanay mo. Okay. Yun experience sa amin 'yan, no? Okay. Subconsciously iginaganti mo nanay mo. Mm-hmm. Sa panlalait, sa panloloko, sa pang sa lahat ng mga evil things na ginawa ng tatay mo. Mm-hmm. Meron nga ako nag alam mo, meron ko isang kaibigan, ha? Yeah. Galit na galit sa tatay niyang pambababae. Ha? Galit na galit siya dyan. Talagang kulang lang. Putulan niya ng ulo yung tatay niya sa galit eh. Mm-mm. Okay? Mm-mm. Ang tanong, eh ikaw ba hindi ka rin ang bababae? Ang bababae rin. Nagalit ka pa. Hipokrito kayo. Manlaki. Oh, magagalit ka sa tatay mo ng pambabae pero hindi manlaki at ginagaya mo. Ah, subconscious yun. Subconsciously, ginagaya niya. See? Kasi sometimes how we brought up our children. Yeah, yeah. Laking bagay 'yan. Mm-hmm. Tumatatak sa kanilang memorya. Precisely. Oo, unconsciously yun. Nakokopya pala tayo. Nakokopya 'yan, oo. Oh. Mm-hmm. Huh? Napakalaki talaga ng responsibilidad ng pagiging magulang, no? Hindi dapat na iniiwan niyo lang sa inyong mga yaya o kung sino yung ibang nag-aalaga kasi yung pag-form ng memorya at mind niya. Eh, nakasalalay dun sa experiences niya with you. Yeah. Kaya kami marunong sa tamang isip, ha? Mm-mm. If given the chance, palagi kami, minsan nagkukunda kami ng seminars. Mm-hmm. Ang isa sa mga seminars na ginagawa ko,
dati sa DSWD yon, about ano, proper parenting. No? Because pag tinignan mo, maraming problema psychiatric, no? Ang daming anong gagaling sa poor parenting. Yeah. Okay? At alam mo kung ano title ng aking ano, ng aking seminar? The injustices we do to our children. Wow. And we do we do not know it. And we do not know it. Yes. No? Akala natin yung ginagawa natin tama. No? Tama, pero in final analysis, mali. See? Okay, itutuloy po natin ang ating tinatalakay with Dr. Rainier Umali, ang napakagaling pong psychiatrist, makalipas lamang ang ilang paalala.